that's possible. Kapag short interview lang po, ay, so congratulations po. Salamat, Alan. Ano po yung masasabi nyo, outcome ng first produced film nyo? Satisfied ako sa, dahil lumabas yung gusto namin ni Direk Benedict Mikel sa pelikula. Kaya sobra akong happy. At saka, tinanong ko yung mga barako eh. Kung correct. Mga, ano sila, kung gusto ba nila yun, yung nangyari. Gusto nila, tsaka nakakatuwa, open na yung mind ng mga barako sa ganang sitwasyon na minsan talo sila ng bading. Mm-hmm. Oo, kaya natutuwa ako dahil nagustuhan ng barako, ibig sabihin, hindi siya para, alam mo na, pang LGBTQ movie, eh hindi... At to the whole family, parang diba? Parang na nanghihiwa-hiwala yung mga audience. Eto, yung mga barako, nakakatuwa, nagustuhan nila. So hindi ko alam, baka ito yung magbukas ng isip nila na nakipagrelasyon, joke. Pwede. Kasi na magbukas ng isip nila na maging responsable sa lahat ng kanilang ginagawa. Bago ka bumuo ng bata, buuin mo muna yung pangarap mo. Reaction mo dun sa reaction ng tao kanina habang pinapanood yung film, tumatawa, umiiyak. Oo, diba? Nakakaloka lalo na yung scene na yung love scene na nakakatuwa ni Santos at ni Lassie. Ay, dapat sabihin, dapat ay, diba? Ay, nakakatuwa yun ang panoorin. Kumbaga hindi mo in-expect. Oo, diba? May mga hindi kayo in-expect sa movie. Kamusta naman po yung acting nilang lahat? I mean, personally. Okay naman sila. Actually, bilang baguhan si Kid, okay na din yun. Pero hindi. Siyempre, nag-ano ka pa din kay Kid, no, na dapat mas lumabas pa. Pero dito, baguhan naman pa naman si Kid. So, pasabli na sa akin to. At saka, si Yen, wala no alam naman natin, no? Talagang, at merong revelation yung dalawa, MC and Lassie. MC hindi and natin nakalaing, di ba? Kaya magpaiyak. Diba? At nakakatuwa si MC dahil pumayag siya mag-support kay Lassie. Pero halos pantay naman yung kanila eh. Lahat sila pantay ang kanilang role. Yung lahat yung mga exposure nila pantay-pantay. Kaya natutuwa ako dahil nagustuhan ng mga tao. Kasi kahit ako mismo, laitero ko eh, sa sarili kong pelikula. Pero ito, ako natuwa dahil ang ganda ng outcome ng movie. Salamat. Parang... Personally po, ano yung gusto niyo iparating sa pelikula? Why you produce this kind of film? Kaya ako ito pinroduce para mabukas ang isipan ng mga tao na hindi big deal kung ang isang bakla ay maging tatay. Na hindi dapat binubuli ang bata sa eskwelahan dahil ang tatay niya ay bading. Dapat pantay-pantay ang pagtingin sa mga tao. Religion man yan, o pagkatao, o gender, dapat pantay-pantay. For as long as wala kang tinatapakang titpit tao, patuloy ang pamumuhay ng tama. Diba? Sa katuwa yung huli, Papa Ogs, no? Yung ang dami nagpadala ng picture sa inyo, oo, na hindi lang pala kayo yung ganun. Exactly. Nanawagan kasi kami na yung mga LGBTQ parents ay magpadala ng pictures kung gusto nilang ilabas yung picture nila doon sa movie. Ang daming tumugon. Actually, kulang pa yun eh. Ang dami, hindi na namin ma-upload. Nailagay lahat. Diba? Ibig sabihin, ganun na karami talaga ang responsable magulang na LGBT. Mm-hmm. Diba? Nakakatuwa. Isa pa po, ang daming mga artistang sumuporta sa inyo, especially hindi kakalain lahat na darating. Oo, si Gretchen Barreto. Darating si Aiko, Gretchen Barreto dahil sumuporta ni Gretchen ako, tsaka si Elaine Yu, yung anak ni Sir Atong A. Andito rin yung pamilya ni Sir Atong A. Correct. Bukod kay Gretchen, tapos si Aiko Melendez pumunta din, at si Ibyang, pamilya ko, ni Kibyang Bao, sina Isilda Sanchez, Joey Marquez, Kiko Estrada, Joshua, Jairus. 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 Si Kiko. Tapos si Kiko, di ba?
Tapos si Patricia Javier at Aaron Villena nandito rin. Marami, nakakatuwa. Mm-hmm. Tapos na-interview namin kanina si Elaine. Very promising yung acting din ni Elaine, di ba? Hawak mo pala siya. Anong plano mo on her? Okay. So, gustong-gusto niya palang mag-artist sa Cellulo Market. So pag-usapan namin ni Elaine kasi gusto meron kaming ano, meron kaming venture ni Elaine na aabangan nila. Mm. Nakakatuwa kay Elaine kasi alam naman niya kung ano yung estado niya na hindi naman siya yung tipo nangangarap na, oy, magbida ako, hindi. Mm-hmm. Gusto lang niyang umarte. Gusto rin makapareho si Piolo, sila Coco Martin. Oh, may mga ganyan. Anong plano mo? Kaya why ba? Why not? Oo, basta makilala lang si Elaine eh. Kami na ang tatawagan. Malaki bang factor na anak siya ni Atong at na didikit siya sa pangalan ng Barreto para magkaroon siya ng pangalan? Hindi naman maiwasan yan. Talagang nadikit na yung pangalan ni Elaine kay Sir Atong dahil tate yun. At paborito Barreto. Anak si Elaine. Si Gretchen ay close din kay Elaine. Hmm. Kaya, di ba nakakatuwa? Hmm. Parang si Gretchen nai-intriga kay Sir Atong. Pero close si Gretchen sa anak. At talagang presently hinatid niya si ano, di ba? Kaya natutuwa kami. At sana ay itong pelikulang ito ay kumita pa lalo para mas... Anong mas next? Kung sakali po ba maging successful po ito, ano pong plan niyo? Tuloy-tuloy na yung paggawa ng pelikula? Tuloy-tuloy. Kung ano, syempre dito muna kami focus. Kikita. Sana kumita para tuloy-tuloy. Please invite them, Sir Edge. Ayan, ay, huwag niyo po kakalimutan, November 30 na po sa Miyerkules na po, ang first day of showing ng pelikulang To Love, yung kinamumunahan po yan ni Ian Santos, Ibiang Bao, MCN Lassie, Josa Poco, Arlene Mulak, at Marisa Sanchez, and directed by Benedict Nike. Ayan, under OGT Productions, at released through Viva Films. Thank you so much sa lahat ng sumuporta sa pelikulang ito. Hindi naman namin to susuluhin eh. Ito ay hindi mabubuo kung wala din yung mga staff na matsatsaga sa amin. Thank you. At maraming salamat sa mga tulong niyo. Sana makaabot pa to sa maraming tenga, maraming tao na maganda nga ang pelikula namin. Thank you, Papa. Salamat.